Way of Pigs Invasion. Nangyari ito noong April 17 hanggang 20, 1961 sa Bahia de Cochinos o kilalang Bay of Pigs. Ang death toll ay 118 na mga miyembro ng mga invasion force. Ang mga ginawa nilang bilanggo ay aabot sa 1,200 na mga tao. Kahit na nagwagi ang Cuba military sa inkwentrong ito ay 2,000 sundalo ang namatay, nasugatan at naitalang nawala. Dapat mong alamin na ang Bay of Pigs ay isang strategy. Pati na rin sa ganap na pagkabigo sa military ni Fidel Castro na mapalapit pa ng husto sa mga Russians. Pagkalipas ng 18 buwan, naiwasan ng mundo ang mga maaaring mangyaring nuclear crisis na galing sa Cuba. 300 kilometro lamang na layo mula sa US mainland. Ang Caribbean island ng Cuba ay naging isang nakakairitang isla mula noong pinangunahan ni Fidel Castro ang isang rebolusyon noong 1959 para patalsikin ang diktatorya ni General Batista. Tumulong si Fidel Castro na bigyan ng pondo ang mga socialist policies, tulad ng universal healthcare at libreng edukasyon sa pamamagitan ng pagsaysabansa ng mga US-owned business sa Cuba. Ang sagot ng Amerika ay tatanggalin nila ang kanilang kalakalan sa Cuba at puputulin ang ugnayan sa diplomasya. Ang kawalan ng impluwensya at komersyal na oportunidad sa Cuba ay nagpatuloy na nawala. Nagkaroon ng sama ng loob ang malaking populasyon sa Cuba na itinapon sa Florida. Sila ang mga supporters at beneficiaries ng lumang kasunduan na tumakas sa isla. Noong 1960, ang mga CIA ay nag-isip ng plano para magamit ang mga exiles para patalsikin si Fidel Castro at maibalik ang suporta ng mga ito sa American government. Ito ang pinakaunang isyu na kinaharap noon ng bagong president ng USA na si John F. Kennedy na kakaupo sa kanyang pwesto noong January 1961. Noong una ay hindi sumang-ayon si Kennedy sa planong ito pero naituloy pa din ito noong may magtangkang patalsikin siya sa kanyang posisyon at reputasyon. Kasunod ng isang matagumpay na bombing raid sa Cuba Airfield ay nakarating din ang 5 barko ng US Merchant na may sakay na 1,500 na armadong Cuban exiles sa Bay of Pigs sa may Bucana sa Timog Cuba. 145 kilometro timog silangan ng Havana. Simula pa lang ay hindi na maayos ang operasyon. 2 sa mga transport vessels ay lumubog. Ang mga jeeps ay bumaba na walang mga gasolina. Ang mga troops naman ay walang kaukulang mga mapa ng isla at sa huli ay nagkabarilan sila sa isa't isa. Ang pinakagrabing nangyari ay inaasahan ng mga taga-CIA na mapapasuko nila si Fidel Castro pero nagkamali sila. Ang mga mananakop na mga Amerikano ay madaling napalibutan ng mga tropa ni Castro at napasuko nila ang lahat ng mga ito sa loob ng 72 hours. Kung nagustuhan ninyo ang aking video, mag-like, comment, at subscribe na!